Nag-react nga naman nga yung ano, eh, favorite host ni Jaiho. Favorite host ni Jaiho. Parang ang dating, oh, mahal mo, pero ito hindi mo susuportahan. Ganun ang mga ano, di ba? Mga marites! Ano latest? Naku, maraming latest dito. Dahil andito na yung pong Team Urig, Team Legit, Team Certified, Team Trendy. Pero bago yon, batiin ko muna kayo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Jun Nerdo. At ako po ang inyong Unbettable Professor Ambet Namus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ako naman po ang nag-iisang Besyo at Marites, Jaiho. And welcome to Marites University! Sumaya! Totoo! Diba? Galing sumaya! No, but wakang harto nung no! Galing lang. No, nasa ano pa tayo? Nasa process pa tayo of course, improving ang ating studio para mas mapaganda po ang viewing habit ng ating mga kamarites. And speaking of viewing habit, eto na! Ano ba ang mga inaabangan natin? Pero bago yan, ito natin. Magpasalamat muna tayo! Sabay mga pa! Subscribers! Diba? At ang ating bagong studio. At ang ating anuman. Shampoo. Dahil ang Greatless Shampoo and Hair Color for Men. Men need you. Yes, mga kamarites. Organic lang siya dahil PPD free at ammonia free. Tsaka madali lang din po gamitin. May natural black, brown black, dark brown sa halagang 70 pesos lamang po. Kaya check them out sa inyong mga Shopee and Lazada at available din siya sa mga selected stores nationwide. Sponsor ng aming sa Linggong Chismis. Kaya simulan na natin mga marites. Unahin natin, ay malungkot ang ating sa Linggong Chismis. Mga marites. Ayoko sa'yo, Jun. Kaya po, Betabol, ito ba yung tungkol kay sa last night ni Manay Ethel? Yung huling gabi sa lamay ni Manay Ethel Ramos. Kanya, patuloy pa rin po kami nagbibigay pugay dito sa Marites University kasi ka naman mapung lahat dito ay produkto din and somehow na-touch ng buhay, ng pagbabahagi, ng pagmamahal, suporta ng tinuturing namin sa entertainment media na dean o dekana namin. At napakaganda. Sa pangalawang gabi kong paglamay doon ay talaga namang dinagsa ng mga kaibigan, mga kasama sa industriya. Ang iba doon, sina Direk Chito Ronyo, Direk Joel Lamanga, Miss Lorna Tolentino. Of course, ang mag-asawang Aga Mulak, Charlene, kasama pa yung mga anak nila. Agang araw-araw nandun. Si Senator Bong Revilla, Jingo Estrada, marami pang iba. Congresswoman Lani. Congresswoman Lani Mercado. Tapos nung huling gabi na Miss Charo Santos, si Ate V, Vilma Santos, sina Martin Rivera, Rufa Gutierrez, Icy Guerra, dami. Ina Raimundo. Ang mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama. With Rufa on the side. Mm. Tapos of course, nandun din po yung mga dalawang kapatid po niya na nakasama rin po namin sa panulat ng matagal na panahon, sina Ate Chit Ramos at saka si Ate Len. Magpapagaling po kayo, ha? Amaw muna. And maganda, masaya yung ano. Nakita ko doon si PhD Rose kagabi. And at talagang lahat ng mga kasama sa industriya na nagbigay pugay sa kanya, italagang, alam mo yun. Maraming kwento, ang daming nakakaloko mga kwento lang. Si Tita Annabel, anako, mga panahon-panong 60s at hanggang sa mga kasalukuyang panahon. Although may inapo na lang doon ang karamihan sa atin, Rose, kung mag-a-agree ka na, hinahanap nila doon o hinahanap namin doon ang dalawa sa mga, alam mong, pinuturing na huling nahawakan at inalagaan din ni Manay Ethel bilang manager, itong sina Angel Locsin at saka si Claudine Barreto. Ayoko na, hindi ko alam, hindi ako makikialam ko ano. Pero sa pagtanong-tanong ko doon sa mga kaanak na nandun, nagpasabi naman daw ng pakikiramay. Pero syempre, kagaya ni Aga Mulak na talagang nandun doon na pag sinabi mo Aga Mulak, Tita Ethel lang maiisip natin. May mga ganong issue. Pero ayaw na namin mga intriga kasi kami po'y nakikidalamhati rin po. At saka nagbababay na po kami kay Manay Ethel. Babay sa ngayon dahil
nauna lang po siya. Ganun lang yun. Okay. Maraming salamat po. O, diba? Godspeed, ano man ay tell, mula sa Marites University. Okay, rest easy, manay. Alden yeah. At Julie Binulabog ang Lyceum. Julia pala. Julia Montes. Sorry po, Julia Montes po yung mga. Lyceum University. Oh, ayan Lyceum po. Lyceum of the Philippines University. Diyan ako graduate. Ang dami naman pinag-graduate. Doon talaga. Bakit madami? Oh. Hindi kasi sa UP nung last, nag-jowa ko, doon kami nag-jogging. Hindi ako nag-graduate. Yung lang siya. Oh. Ano ba tingin tuloy ako? Ito na nga, kasi bumisita sila dyan. Bali, part yan ng Parkel Caravan Tour. At siyempre, pinomote na rin nila yung pelikula nila riyan. Kasi meron, may mga nag-audition, sila yung mga na-judge. At nabulabog ang buong Lyceum University sa Intramuros. Para yun doon sa pelikula nila. Para sa pelikula nila, tsaka yung caravan tour ng Sparkle na nagpapahold sila ng audition sa mga estudyante gusto na maging artist. Aray! Gandang promotion. Ay, sabay tayo. Yan eh. Talaga. Basta, hindi, alam ko na kung bakit. Alam kong bakit. Isa sa mga head or staff sa PR ng GMA, si Patchot Laubenia. Oo, si Patchot. Anak-anakang ko si Patchot. Sa Sparkle. Isa sa mga parang head coordinator for promos nila. Eh, siya pag-graduate din yun ng Lyceum, same kami, ng course din dun sa College of Arts and Sciences. So siguro, ngayon, ano na niya yan, parang way of giving back dun sa alma mater namin. And at the same time, sakto na nag-debut sila ng eskwelan, baka inuna niya na yung LP. Ayun. Baka iikot pa rin yung partner rin ng promotion at yung paghahanap nila ng artista. Totoo. Sa intra lang, ang daming nandiyan ng PLM. Totoo. Mapuwa, Letran, di ba? Okay. Agree. Next, ito. DOJ denied Maggie Wilson's motion to consider her adulterer case PhD. Ayun nga. Yung kasong adultery ni Ma, tinampa. Tinampa ng kanyang strange husband na si Victor Consunghi. Parang nag-appeal ba ang tawag doon, Dean? Motion for reconsideration para kasi mga ginak ng prosecutor. Kaya inakit na doon sa DOJ. Yun nga lang, hindi to pinakinggan dahil na-denied yung kanyang motion for reconsideration. So, dahil na-denied, nagpo-post ngayon si Maggie ng ilan sa mga, in a way, parang evidence na rin. Na, kasi ang inaano niya, dinimanda siya ng adultery during that time na habang si Victor naman daw ay meron din. Merong quote-unquote nabuntes. At meron mga nilabas ni Maggie na parang sa Singapore kasi pinanganak yung baby at nakita din doon na yung surname ay Consunghi. So sabi niya, ala siyang alam na may anak siyang baby girl being still married to Victor nga naman. Kasi hindi pa sila anal, di ba? At wala pa rin sila doon sa proseso ng annulment dahil nga nakadimanda pa siya. Yun. So, ako talaga lagi kong sinasabi, nalulungkot talaga ako dito sa nangyari na to. Kasi somehow personally, naging malapit din ako kay Maggie at nakilala ko sila. Naawa ako kay Maggie in a way, naawa din ako lalo na sa anak nila ni Victor. Kasi imagine mo, 2 years na yata na hindi niya nakikita. Nandun sa asawa niya. Oo, at hindi rin niya nakakausap. So, syempre, di ba, hindi natin maibabalik yung mga taon, yung mga panahon. So, I still wish na sana one day medyo lumambot ang mga puso ng bawat isa at magkaayos, magkasundo na hindi na tayo umabot sa mga ganitong demandahan pa. Yun lang po. Okay. Para siya nanawagan. Yun lang po. Sige po. Beshi, ano naman itong balita ka siya? Kuleta. Naku, eto na. Di ba parang last few episodes natin sa Marites University, isa sa pinaka naging usapin talaga yung iringan, di ba? Tama di ba? Considered as iringan naman yan between Casey Concepcion at sa kanyang ina na si Sharon Cuneta. Kahapon ng umaga, parang maraming nagulat nung nag-post si Sharon Cuneta sa kanyang Instagram account nung pinaka-poster nung Asian Persuasion. Tapos, pinost niya. Kasi yun yung movie ni Casey. Totoo. Sabi ni Ms. Sharon Cuneta, my firstborn, sabi niya parang, America,
My firstborn is starring in her first Hollywood movie and I hope you can watch it. Sinag niya si Casey, God be with you, anak. Please take care of yourself. Repost from Christina Concepcion. Tapos nanawagan din si Sharon sa mga kaibigan at sa mga fans supporters niya sa Amerika na supportahan itong pelikula. Agad-agad naman na umani ito ng mga comments mula sa netizens and isa sa nakapukaw ng atensyon, yung comment ni Casey Concepcion. Baga nag-reply siya na parang, like I always tell you, Mama, though I'm not perfect, everything I do is for you. Kinagabihan or medyo hapon, nag-comment agad si Sharon. Magod. Sumagot siya. Sabi niya, still praying we get to talk after all your work na anak. God is good. Nothing would make me happier than having my whole family with me. And don't ever forget, you are part of ours too. I am mother first and my heart will only be complete once things are sorted out. Remember, anak, that only those who truly love you will tell you what is true. What will make you a better person? We all love and care for you. See things from that perspective and you will see differently. I love you, Daddy, and your siblings love you. So, haba ng sagot ni Meg, ha? Totoo. So parang medyo, parang ako nung nabasa ko, sobrang natuwa naman yung heart ko. Diba? Kasi syempre, sino ba namang may ayaw na makita natin na slowly they're clearing all their mga lamat, diba? Mm. They're patching things up. Baka nakinig sila mega dun sa payo natin. Sila na talaga magyayakapan, together, ayan. So yung bongga, support natin yung mga ganyang chika. Alam mo, nakikita ko dyan, alam mo, pare-pareho silang kumbaga may hugot, may pinanggalingan. Konting sugat siguro na dahil nga isang pamilya lang naman to, siguro kung parang kay Maggie, kung mag-uusap, kung magkakaayos, naniniwala ako magiging masaya lahat. Mm-mm. Eh diba sabi nga, communication is always the key to everything. Yeah, that's true. Another thing, naniniwala naman tayong lahat na alam mo, mahal nila yung isa't isa. Ito oh, naman. Yun. Ano yun? Very given yun. Very evident yun. Correct. Kaya naman ang masabi ko lang, mga Kamarites, Casey, okay na. Actually, super baby. Ano ko sa sabi na? Yun lang po. Sabay-sabay tayo. One, two, three. Sakay na. Actually. Oh, diba? Ang bago. Mega. Super baby. Uy, okay. 90s. Issue lang naman natin ito. Nangyari kay Gary Valenciano, ang bettable pro. Yeah. Ano ito? Oo, kasi diba, nagbigay na ng update. Kasi si Gary ngayon, nasa US tour and Canada tour. Hanggang October sila dun eh. Mm. Kaya lang nagkaroon ng sakit. Mm. Nauna yata nagkaroon ng COVID. Hindi naman COVID, pneumonia. Pneumonia. Yung huling na-rule out. Pero since may mga schedule siya sa iba't ibang bahagi ng Amerika, iniisip nila kung ipopostpone ba nila ito o ikakancel. Aabot pa kasi hanggang October eh. Lalo na yung mga sold out. Ano, yes, yung mga sold out. Pero may mga sinasabi pa sila dun sa nangyari sa dun sa Cache Creek ba yun? Oh, sa LA yata yun. Mm-hmm. So, sa pamamagitan ni Maria, ni Ma'am Ana Elizabeth Valenciano, yung presidente ng Genesis, kung saan ano si Gary, nagpapaabot siya. Yan, nagpapaabot siya ng... Alam natin ang pagdagdag ng padarasal kasi nga sabi nila ginagawa parang pambihira kasi pangyayari dahil halos lahat sila si Gina nagkasakit din si COVID yata COVID pati ito si Elizabeth na sinasabi nila na kung pagsubok man ito edi haharapin nila and, pero ang pinakaano daw ngayon kasi si Gary V bilang si Mr. Energy out of danger although may pneumonia nag-recover pa sila. As hopefully daw ay maate na nila o mapupunta nila magagawa nila yung mga naka-schedule nilang concert, 'di ba? At bilang segue diyan kasi nga nakakatuwa yung pangyayari dito sa tinuturing ng apo ni Garing Matatawag kasi kapatid niya si Gina na lola talaga nito ni Baby Luca. Ah. 'Di ba pinag-usapan natin last time si Luca, yung Baby Luca na anak ni ano? Ni kapatid ni Richie Rivero, si Prince, kapatid Prince, ni Prince, tapos ang asawa, Leslie Martinez, si Leslie na anak ni
Leo Martinez, at saka nga ito ni Gina. Ah. Ito si Baby Luca, pinangalan dito sa kilalang at pinagkaguluhan dito sa FIBA na player na si Luca Doncic. And nabigyan ito ng award kasi nga tropeyo itong si oy, pakita mo ang picture. Prince, ayan. Ayan. Yan ang lumilingon. Ito yung tatay, si Prince Rivero, na kapatid ni Richie. Yun yung anak nila si Luca, tapos yung anak niya si Leslie, anak ni Sir Leo yan, tsaka ni Gina. Ibinigay talaga yung tropeyo nito ni Luca. Binigay sa bata, tapos may malaki lang silang karatula doon na we named our son after you. Tapos binigay sa kanya. Andara. Kaya ang daming tuwang-tuwa kasi ito si Luca na player na to, hindi itong Luca controversial, no? Yung Luca player na yan, talagang namimigay siya from the sapatos. Oh, kasi pag binibenta pala, may presyo na in time, yes. Mga ganyan-ganyan. Eh, how much more pa daw itong trophy na ito na ibinigay niya kay Baby Luca na hindi naman pinagtataka kasi may showbiz connection yung bata bilang apo nga siya ni Leo Martinez, ang lola niya, eh, kapatid ni Gary Valenciano. Di Gina syempre, Valenciano. Yun na yun. Kamag-anakan na niya yung mga anak ni Gary at mga iba pang ano ng pangilinan. So yun lang, nakakatuwa lang yung balita. Sumegway tayo dito. Sa FIBA, meron akong nakakwentuhan, na very reliable source. Hindi pa daho yan, ha? Hindi pa to daho. Okay. Pangalanan na natin. Na how true daw na siya tapos naman na, diba, yung sa FIBA. Pero how true daw na umabot pala sa punto na di umano tong si Luca ay player na Luca. Si Luca nag-report doon sa organization na kung pwede daw bang ipaban or wag nang ipaupo sa courtside sila Gerald Anderson. Dem artista. Si Gerald Anderson to be exact. Kasi parang ang chika. Yun yung bubu. Parang ang lakas daw man trash talk ni Je. Di ba yung binabalita ko last time about Julia? Oh. Parang gumaganti lang si Julia. Kasi every time daw ito si Julia kasi nagchichira dito kay Luca. Hindi kaya lang yun. Hindi, pero chinika lang sa sinisigawan daw talaga ng malakas ni sa akin, Gerald. Daw sa sigaw na malakas. Parang di umano, ha? Ayon sa kwento sa akin na may mga nagbabad finger pa daw. Tapos parang may mura-mura. So parang medyo hindi napusuan ni Luca yung ganong eksena na parang winish niya or sinabi niya sa organizer na ipagbawal na dong paupuin si Gerald dun sa courtside. Pero hindi naman na natuloy kasi diba nag-last game naman na sila. Diba? So kung true man yun, diba? Siguro, aminin naman natin, baka bugso lang din talaga nung damdamin. Kasi pag nasa court naman, ganun eh, diba? Hindi, saka feeling ko ngayon kinikwento natin last time na parang nag-aasaran sila ni Julia. Oo. Napaka si Gerald pa naman, napaka-addict niya na. Exactly. Basketball player. Pero in all fairness naman, let's give it to Luca din naman. Siya pinasa bansa natin sa Pinas. Pero parang feeling ko, yun, nagbigay tayo ng doubt dun sa benefit of the doubt kay Gerald. Kay Luca din naman, baka naman talagang feeling ko affected siya dun sa mga trash talk sa kanya. Correct. Sana hindi rin ganun yung na-feel niya kasi baka mamaya manega rin tayo sa ibang bansa. Totoo na parang, naman. Itong mga Pinoy, parang ano, ganun. Pero katutuwa mo kasi tingnan mo mga yung gesture mula sa jersey, sapatos, at itong ultimong personal trophy niya, ipinagkaloob niya. Maganda talaga ang puso. Totoo. Ayun. Okay. Sige. Ayun. Ganun ayun talaga. Ito, magaman na Scott Joaquin magkasama sa series na Black Rider. Ayan po, mga Marites. First time to, no? First time nila magsasama. Serye. Grobe yung gudugudugo po. Siya si Chagong Dulas. Oo, yeah. Si Yorme ang Chagong Dulas. Parang ano siya, anak, basta kasama, anak siya niya dyan. Anak ni Yorme Cisco. Mag-amahin ang Yorme Cisco. Si Joaquin. Anak ni Yorme Cisco. Itama nyo nga ako, para bang ngayon lang ulit si Yorme gagawa ng teleserye. Mukhang. Tama, no? Tama, Rose. Mm-hmm. Correct. At maganda to, exciting, it's Black Rider. It's something to look forward, definitely. Yes. Ang saya siguro niyan. Alam mo, in fairness dito sa Black Rider, parang yung peg niya, siguro dahil nakita ng GMA dun sa Abot Kamay ang Pangarap, no, na parang maganda yung episodic, di ba yung may papasok na artista, tapos i-introduce mo ratings, yung ano, kasi kwento nila for this week or 2 weeks man or ano. One month, ganyan. Mm-mm. Parang, kasi di ba dito, parang base sa nakakwentuhan natin, parang iba-iba sila ng ano, no, characters, ng tatahaking mga ganap. Ganon din dun sa, ano pa isa, yung kay attorney. Attorney Lilith Machias. Yes, parang ganon din. Siguro nakita na baka ito ang formula na nagugustuhan ng mga manonood natin. So why not? Para. Let's give it to them. Baka ganon. Congratulations. So masasabi natin, nag-i-enjoy talaga si Yorme sa pagbabalik showbiz niya, no? Hindi lang hosting. At tinutuo talaga niya yung sinabi sa atin na
Di ba tinanong sa atin siya, oh, Yorme, baka naman afterward, susunod pa rin yung politika. Di ba sabi niya, hindi, hindi na, ano, talagang ano, ano tayo ngayon? Focus. Showbiz. So. Mabalikan niyo yung kanyang first love. May mga balita rin ako sa Maynila na pinupunta si Yorme doon, mga kaibigan. Eh, lagi naman siguro. Oy! Marites. Ay, speaking of sa Manila, no, talagang parang alam mo sa amin, sa Sampaloc, nakikita ko, parang everybody nyo. Saan ka sa Sampaloc? Ah, nga lang. Sa may Sinigang. Sinigang sa Sampaloc. Hindi, parang alam mo yung parang feeling ko, parang hinahanap din pa rin ng tao si Yorme. Yes. Talaga, sa Maynila, na parang, siguro na, na ano niya, kasi nag-gain niya yung trust ng mga tao talaga doon. And, Ayun. Nakatanggap ako ng cake, birthday cake mula kay Mayor Hany Lacuna. Pero yung hi, shout out. Yung cake na yon, yun din ang pinamimigay ni Yorme. At nag-birthday ka na ba? Oh, di, at di, siguro yung mga bago. Hindi kami senior siguro citizen. Siguro yung sa buong senior citizen, citizen yan. Senior kasi citizen. Sa amin din, lahat ng senior, pag nag-birthday, may pa-cake. Si Mayor. Plus 100. Hindi ko alam. Wala yan. Wala ka bay eh. Ano lang? Oo. To her birth. Ganun. 100. Kay! Ah, wala ka talaga? Pag senior? Hindi. Pag ano yan? Pag chikpaya yun. Pag ano, pag naka 100 years old. Okay. Ibang ano na yun. That's another story. Marami magmadaling maging senior. Okay, ano naman itong latest kay Joshua Garcia, unbettable? Ano Joshua? Si Emilien Villier? Para mo si Villier sa apelyido Villier. Kasi nga, di ba, nagkaroon ng ASAP sa Milan, Italy. Okay, kaya pala. With all due respect naman dito kay girl, mayaman naman. Sa kasama siya, sinama siya ni Joshua. Joshua? Kasi parang dun sa nakita ko, parang wala pang confirmation na sila talaga. Hindi, hindi nga sila, hindi naman kinukurap. Pero yung ang sinabi lang is, sinama. Tapos nilalait-lait siya kasi dun sa mga picture nila, mukhang siya daw yung tita. Naku, maganda nga siya, no? Actually, kala ko nga si Heart siya dyan, no? May kamukha siya, ano? May kamukha rin tayo. Parang si Gabby Garcia na may pagka-Heart Evangelista ang tingin ko dyan sa picture na yan, ha? And may I add regarding Joshua, alam niyo ba, may nanlait sa kanya na ano? Light din. Oo, na netizen. Or na kasi nag-post si Joshua ng selfie niya. Sabi kay Joshua, alam ano ang pangit, parang ang pangit ng forma mo o ang ano ang baduy sumagot. Mo. Oo, hindi, hindi siya ano daw sana gayahin mo si Daniel, si DJ at saka si Donnie Pangilinan. Dito nga nanggagaling yung Donnie Mastic. Hindi si Donnie Villanueva. Oh, yeah. Kami nang natandaan ko yung Villanueva. Gayahin mo si ano si DJ at saka si Donnie. Saka ano, ang payat-payat mo na. Payat ba siya? Payat at basta ganun, sobrang nilait. Yung fairness naman kay Joshua, hindi naman niya sinagot. Ang sumagot, syempre, alam niyo na, ang mga fans. Sa kanya, hoy, kalbo ka or ano, whatever. Ito dito, doon sa picture ng mga Pinos, wala lang tayo siguro. Ito ano, yun. Pero, ayan ba yan? Parang napagkumpara ng mga tao na, antaray, magkasama pala sa Milan. Kasi nag-post si Joshua sa kanyang Instagram account nung parang nasa dinner. Yung POV niya. Okay. Tapos, nag-post si girl. Si Emilien naman, meron din siyang post na ganito. Na parang, ang sabi ng mga comment, at tari nasa iisang ano, nasa iisang location sila. Ayan, ito 'yon. So correct. Yan yung kay girl. Parang sila yung nagpicturang dalawa, ganun. Okay. So pero tayo, we're not confirming na hindi natin pwedeng sabihin na sila pala. Tayo pa ba naman tayo ng gano'n? Oo, hindi naman natin sila sabi. Basta ang pinalita lang is sumama at may binalita lang naman may kapasidad naman daw yung girl. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya naman. Kami nagbabalita lang kung mamalita siya. Diba maraming photos before this Milan thing na yung hindi man lang kita yung ilong pataas, ibibiglang na nasa elevator, yung nasa ganito, nasa ganyan. Tapos yung nasa Palawan. Oo, alam mo, imposible naman, hayaan yun na. Pero feeling ko naman, this circle yes, totoo. Oo, bakit ba? Hindi ba siya magaling si Joshua? Eh kung nagkataon yung girl lalo, ay may asawa na doon, tayo mag-react. Yeah. Ito na mga Marites, ating Chica of the Week, brought to you by Amigo Sigurado!
Mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit saan kapampanig ng mundo nandoon. Nandito po ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. At sa lahat po ng mga kamarites natin, i-check out niyo na nga po ang Amigo sa inyong Shopee at sa Lazada shopping carts para sigurado na madama ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay mga kamarites, ito po ang Chick of the Week natin, si IC Trazona ng Sex Bomb at ang issue niya sa anak niya. Andre Trazona. So, ito nga, ito ang pinag-uusapan ngayong linggong to, ang issue ng mag-ina na sina IC Trazona at Andre Trazona. Mm-hmm. Si IC po, sa mga hindi nakakaalam, siya ang isa sa mga OG member ng Sex Bomb! Get out! Yes. So ito, meron palang anak si IC at saka si Alvin Aragon. First match ng Starstruck. Exactly. Yes. So yun ang anak nila na si Andre na it turns out na isa palang membro ng LGBTQ plus community. Si Andre din ay kay Alvin o yung mga baby kay Alvin. Walang ibang asawa si IZ. Yes. Si Alvin lang talaga. So ayan nga. Tuloy ang kwento. So yun. Tapos di ba nga ngayon sobrang in, sobrang uso ang mga drag show. So ito pa lang si Andre din. Isa din sa hilig niya ang mag-drag. At ang ganda niya. In fairness talaga. So, ito totoo talaga to ah. Nung nag-come out siya, at tapos may nabasa ko eh, parang headline na sinasabi niya na suportado siya ng mami niya. Ako, personally, medyo nagkaroon ako ng question doon. Ay talaga? Bakit? Saan ako nang gagaling? Kasi nga, si IZ, hindi ba kami magkakilala o magka-close? No, kilala ko yan. O, kilala ko rin, di ba? Pero hindi yung personally na sobrang kika kayo or what. Kasi pero parang nasubaybayan ko siya. I don't know why. Na mula nung naging born again Christian siya. Kasi nung naging born again Christian siya, umalis siya sa pagiging sex bomb. Hindi na siya nag-active. Kasi ang sabi niya, kumbaga parang hindi na pwedeng hindi pleasing kay Lord. Yung syempre, naka-sexy. Tapos nag-asawa, nagbuo ng pamilya. Na ako din, na-surprise din ako doon. Na yung pamilya niya, na-keep nila for ilang taon na ba to? 18 years na yata. Kasi si Alvin din, meron din mga bubog yan eh, sa totoo lang. Pero diba, until now. So, yun na nga. So, sabi ko, ay, in fairness, parang ganon. So, bigla na lang, parang isang araw lang, diba, na naglabas si IZ ng letter. Statement. Open letter sa kanyang anak na si Andre. Binasa ko yung letter niya. Siguro bilang ako ay nanay, naramdaman ko, naiintindihan ko yung pinanggagalingan niya. Then, kaya lang marami na tinuligsa siya. Si IZ, binabas, kung ano-ano mga sinasabi. Dahil parang, kung talagang nanay ka, kung talagang ina ka. Mauunawaan mo yan. Dapat tanggap mo anak mo kung anong gusto niya, kung ano siya. Dapat tanggap mo yan. Parang ganun. Dapat suportado mo. Parang ang dating, mahal mo, pero ito hindi mo susuportahan. Ganun ang mga, diba? So, anong ending ngayon? So, ang daming talaga ng lalait. Aminin na natin. Alam mo, yung pinanggagalingan na isang nila, yung sinabi ni IZ na linya doon na parang ayoko, parang mawala ka sa kay Kristo. Parang ganon. Ayoko na, hindi niya sinabi na hindi niya sinabi na ngayong si Andre ay nagda-drug, wala na siya kay Kristo. Ako talaga, ilang beses ko binasa eh. Ang ibig niya sabihin, ayaw niyang mangyari yung ganong bagay o ganong pangyayari. Hindi niya sinasabi na dahil nag-drug ka, wala ka na kay Kristo.
Pero parang natutwist eh yung ano niya, yung state, yung letter niya. Netizens are putting words into her mouth. Oh, yes. Tapos ngayon, ito naman ang ano ko. Bilang nanay, naiintindihan ko siya. Sabi ko nga sa inyo, alam, parang naiintindihan ko talaga 'yung pinanggagalingan niya. Siguro kung meron man akong pwedeng sabihin na question niya, ano, sana hindi na lang isinosyal, inilagay sa social media. I share the same. Pero, or publiko. Makat lang kita dyan. Kasi, naglabas din itong Andre ng statement na hindi na inasabi niya na nagsisinungaling siya. Yes. Hindi daw totoo. Noong una kasi, naglabas siya na sinusuportahan siya ng nanay niya. Then, hindi siguro, siya naglabas. May interview talaga. Ah, may interview. Na naka-drug si Andre. Tapos parang sinabi niya na, siya. I'm happy that my mom is supporting me. So, posible ba na yun na nag-trigger kaya naglabas ng letter si Izzy? Malamang. Malamang. Pero siguro, yun, doon lang. Hindi natin alam eh kung ano talaga yung... Malamang. Kasi sumagot nga yung anak na parang nagsinungaling siya. After that, saka sumagot si Andre, Andre na nagsinungaling siya na supported siya. Ang totoo, hindi. At parang ang gusto niya, humiwalay na. Yun. So ano yan? Tala sa labat na yung mga opinion, may mga, ayun nga, may mga nagkokondena na. Kinausap ko na si Andre kaninang umaga bago ano sabi mag, niya? Start, mag, bago tayo mag-start ng marites natin. Parang, syempre, ang una as kasapi ng LGBTQIA+ community, eh, nagbigay ako sa kanya ng parang empathy. Hmm. Na parang sabi ko sa kanya kanina, morning, napanood ko yung mga drag performance mo sa social media and also nakita ko rin yung mga posts na lumalabas ngayon, your post and your mommy's post. Go, go, go lang. Make your mama proud habang ginagawa mo yung bagay na nagpapasaya sa puso mo. Yun ang sinabi ko kay Andre. Sabi lang niya sa akin, maraming salamat po, ma'am. Sabi niya ganun. Ma'am? Oo, ma'am. Namamasukan ka ba sa amin? Hindi, charing lang, Andre. Charing lang. Emily lang. Gusto ko lang i-lighten up yung ano. Oo naman. Tapos, tinanong ko na rin siya. Sinanong ko na ng tanong na ano. Na nakakaka-reaction. May marites kami. Sabi ko, pwede ka bang kunin ng pahayag regarding the issue with your mom? Siyempre, di ba, nag-post naman na sila both sides. Sabi ko, ano nang update? Ikaw ba ay nag-reach out sa mom mo? Ang mom mo ba ay nag-reach out na sa'yo after ng mga narinig niyong mga comments mula sa mga tao sa social media? Sa oras na to wala pa, pero siguro kung mamaya, sasagot man si Andre. Kasi feeling ko, gantong oras, eh, nag-ready na siya for her drag performance. Yes. Alam mo, Ate Rose, ako para sa akin, tama naman yun, same thoughts na posting the issues or family issues or even friends issues on social media, it cannot help, di ba? Hindi makakatulong talaga ng bonggang-bongga yan kasi, sa... Kasi, maraming nangingialam. Maraming nangingialam. Maraming opinion ang lalapas. I don't question naman yung kung ano yung pinaniniwala ang relihiyon ni Izzy. Pero marami akong makakasama sa LGBTQIA+ community. And personally, ako na sad kasi... Miss Icy, ika nga ng napakarami kong mga kasama ng mga Becky, hindi mo kami tinuruan para bumawi. Lumaban lang ng lumaban ang itinuro niyo sa amin bilang sex bomb. Diba? Kumbaga, ako part siguro ng pagiging Becky ko at paglaki ko siguro ang maliit ka pa ba? Ang pag-idol ko sa sex bomb. Diba? Na parang bilang ina, kagaya rin sa nanay ko, hindi man agad-agad para ng tatay ko nila natanggap yung sexualidad ko na ganito ako, pero hindi ako nag-rebelde na kailangan ngayon na, gusto ko ngayon ng wings, ng freedom, hindi man agad-agad. Pero hindi rin kami nagkaroon ng antayan eh, na ito na yung perfect timing, ito na yung moment. Siguro it runs in the blood pagdating sa ganitong bagay kasi... Anak eh, nanay mo sila. So, laman ka ng kanilang laman at dugo ka ng kanilang dugo. Nung nakikita naman nila na I'm not doing things na ikakasira ng apelido namin, hindi ako gumagawa ng paraan na magbulakbol, mag-addict, or mag kung ano-ano. Easily? Kumbaga, nagatrabaho ako ng mabuti para sa sarili ko, sa pamilya ko. So doon, natanggap nila agad, ako na nakita na ako ng tatay ko nang naka-makeup. Nang ganyan. Feeling ko din naman, itong kay Andre, kay Sophia, feeling ko din naman, kagaya nung kay Sharon pa din, at yung sa mga nauna, maaayos din ang lahat ng bagay. Pero mas lalo lang nagkakaroon ng trigger because of the comments from the netizens. Yeah. Kasi it was posted online. Yeah. Kasi nga siguro, kay IC naman, dahil nga sumikat si
yung drug kay Luca. Mm-hmm. Kaya, natakot siguro takot siya. Na pwede maka, naman din. Alam mo yung dinaisip ko. Yun ang bilang takot. Kaya nga agree ako sa inyong lahat. Pero agree ako dun sa punto na sana nga kung may mga personal issues yung pamilya, especially yung pagdating sa pag-come out, pagdating sa ganitong, you know, sexualidad at paniniwala, sana nga talaga hindi na ginagamit ang social media kasi as you all said, maraming nakikisawsaw, maraming nag-o-opinion at imbis na makatulong, hindi talaga. Para magdali, hindi makakatulong. At saka alam nyo, hindi lang sa mga celebrities ha, kahit sa ating ordinaryo, mga ordinaryo ng tao. Kasi sobrang rampant naman talaga yung, let's say, Facebook. Because na, it's for free, isa. No? Oo, pero ano issue ng pamilya, let's keep it at home. Yes. Pero ito lang din, bigyan din natin ng benefit of the doubt si na Icy tsaka yung mga taong nagpo-post agad-agad. Kasi personally, nung pinag-usapan nga, naisip ko din yan na ako, sa sobrang control ko mag-post sa social media, it affects my mental health. Na parang feeling ko minsan, hindi ko na ma-release yung dapat kong ilabas na nararamdaman ko. At para sa'yo, yun yung outlet. At para sa akin, sa oras na yun, yun yung pwede sanang outlet. Yes. Pero, mabuti na lang at meron akong circle na napaglalabasan ko ng mga rants ko and everything. Kasi kung siguro wala yung circle ko at wala yung mga taong alam ko na pakikinggan at maiintindihan ako, baka ganun din ako. Tama. Baka superpose din ako ng superpose na pag may gagalit ako, may kaaway ako, ganyan. Pero nga, naiisip ko kasi na, ay hindi pwede kasi syempre baka bugso lang to ng galit ko, ng nararamdaman ko. Ngayon, pag nabasa mo na yun, masasaktan pareha. Yeah. Alam mo, agree ako sa'yo. Pero minsan din kasi, di ba, hindi naman din natin alam kung ano yung mga pinanggalingan nila. Totoo din. Hindi din natin alam kung bakit umabot din si Icy din na nag-post na siya. Mm-hmm. Kasi for the longest time, quiet naman sila, di ba? And I'm sure naman, at saka hindi naman talaga hindi lang ngayon nalaman ni Icy na ang kanya palang anak ay member ng LGBT. Sa totoo lang, di ba, sa mga nanay, kahit naman di umami ng anak, merong instinct. Alam mo na yan. Amoy mo na yan. Ramdam mo na yan. Alam mo, inisip ko tuloy, baka naman in a way tanggap niya na kung yun ang preference ng anak niya, baka naman tanggap niya. Baka lang, dito, siguro, baka sa kanya, wag na tayo umabot sa pagdadrag. Gets ko din naman yun. Baka yun lang. Baka, di ba, minsan, aminin nyo, parang ibang magulang na may mga anak na, let's say, Becky. Diba, minsan, sige na, Becky ka na. Pero hanggang dyan lang. Pero ayoko na, hindi kita makikita nag-cross-dressing, magaganyan. Diba, may ganun eh, ang dami ko na rin ganagan. Nung una, may ganun sa akin ng tatay ko, pero nung tumagal-tagal na, napatunayan ko naman sa kanya na ginagawa ko lang yun for sure. Oo, no. Iba naman kasi yun. Iba kasi ng utak. Correct. Kaya nga doon ako sususog. Lahat magsisimula sa bahay. Yes. Lahat yung open communication dapat. Ngayon, kung sabi mo nga kanina, kung hindi nakakapagpigil na pindutin yan, at least meron kang circle of friends na nakikinig sa'yo at willing kang intindihin sa simula. Ito, hindi naman masama yung social media. Nagiging masama lang pag yung pinangingialaman na doon sa level na sasangkot na yung relihiyon, prinsipyo sa buhay, paniniwala, etc. Tsaka di ba may kasabihan na ang pamilyang sabay-sabay kumakain, six-seater and dine. Charing lang. Okay, mga maritation po ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Totoo yun, di ba? Pamilyang sabay-sabay kumakain. Six-seater and dine. Ay, kasi naman. Paano naman? Ito naman. Nakakaroon ko sa'yo. Ang beta bala na itong latest kay Michael V. Yes! Kaparo di song. Ito naman po ang ating kaibigan na si Bitoyo, si Michael V, ay agad-agad niyang humingi ng dispensa o sorry sa mga sabi niya ay parang napaso nung kanyang parody song na kasi take off ito dun sa kanta ni Lola Amor na When It's Raining in Manila. Tapos naglabas siya ng bagong kanta na may kinalaman sa kape, pagpila sa mga kape-kape. At ginamit pa nilang backdrop dun yung parang starstruck, no, di ba? And may mga linya, may mga liriko doon na parang patama sa parang wala kang mga one-day millionaire. Mga one-day millionaire, ang kapal na mukha mo, wala kang pambili ng ulam, wala kang pambayad ng bills mo, ganyan-ganyan. Pero nagtsatsaga ka pa rin magkape, pumila dyan, ganyan-ganyan. So ang daming nag-react. Pero mabilis, hindi naman sinasabing mali ang ginawa kasi sabi naman ni Michael V, personal experience niya yon at ng mga taong nakikilala niya na mahihilig sa kape.
hindi niya kinukondina, hindi niya nilalait yung mga magkakape. Pero sinasabi lang niya na kung merong nasakta na paso, na humihingi po ako ng sorry. Para wag na nga lang doon lumaba pa yung usapan. Pero brilliant siya. Ang galing niya. Ang galing ng pagkasulat niya. So ang galing mo para hindi humaba na yung story. Tama, di ba? Totoo. Nakapaso talaga yung kape. O na, diba, kaya sabi niya sa mga napaso. Sobrang mainit naman kasi. Pero nakakaloka talagang galing. May iced coffee naman na. Ay! Meron pa yung bukod kay Mikey Levy, di ba? May nagtitrending sa TikTok ngayon yung parang Monday keme, yung ganun-ganun. Basta marami ngayon na parang pinatatamaan nila yung hindi naman ibang tao, pero self nila na pagka may pera, kain dito, kain doon. Pero kapag ka, di ba, kapag ka critical wallet days na, di ba, wala nang pambayla. Alam mo, kaya siguro nasabi ni Michael Vina, ang kapal ng mukha mo. Correct. Pero di ba, aminin naman natin, madalas na parang sa totoong buhay, ganun taman talaga. Tayong lahat. Yeah. Di ba, huwag na tayong magpaka-impokrita. Di ba, kahit ikaw na nanonood ka, Marites, di ba, I'm sure sa tahanan, sa kapitbahay, sa kaklase, sa kaibigan, sa best friend mo, may mga ganun ka rin eksena. Pero kapag napapanood natin sa social media, napaka-sensitive natin lahat. Kasi nga, tinatamaan tayo at alam natin yung yung feeling ng ganun. Kaya kasi siyempre diba, naman yung, lang yun, di ba? Alam mo na yung mga kape-kape na nauso, di ba? Buti na lang, milk tea yung sa amin. Yes. Hindi kape, milk tea. Question, milk tea. Paano kung imbis na kape yung ginamit ni Bito at ginamit niyang milk tea, masasaktan ka? Hindi, okay lang. It's still publicity. Diba? Ako marami din naman. Wala lang ang paon mo kasi hindi palang milk tea. Asay na. Wala lang ba? One time lang, di ba? Wala lang. Mahal naman nun. Meron naman. Wala lang ang ulam. Pero bibili lang. Yan. Hindi naman mention yung brand ng kape. Diba? Nakalagang halos kulang 200. Tapos nakikipila pa. Samantalang timpla kayo ng kape, magkano lang, walay lang. Correct. At nakakaloka yung pinatatama niyang coffee shop, nag-react talaga. Hindi ako affected kasi dyan. Kasi sinabi kasi doon ni Bito sa lyric na parang nakiki-wifi ka na ng libre, tapos tumatambay ka pa. So parang siguro feel nila sila yung may wifi na binibili. Actually, totoo din naman. May na-experience ako dyan. Abuso din. Alam nyo, abuso din yung bago mo ito na dyan. Yung sa mga coffee shop, ito talaga personal kong observation to. Observation. Kasi imagine mo, ikaw din ang may business, no? Sige, bibili ka ng isang kape. Oo. Tambay ka nun halos ng kalahating araw. O buong araw pa kayo. Yung table, pati din doon. Yung charge. Lalo na estudyante. Ito na, Teros. Kung ano naman yung negosyo, te. Ito na nga, as a brand owner. Yan na. As a brand owner, hindi na-experience ko yan, same na same ganun. Kasi parang nangyari, hindi naman sa inilulukluk kita sa lusak ha. Pero baka papanood kasi ito ng customer na bumili sa akin. Nagsumbong kasi yung barista namin. Parang ang kwento, Ate Rose. Parang, libre rin yung wifi sa Yes, libre sa wifi namin. Maraming salamat, Globe. Libre yung wifi. Ito na. Parang may interview siya. Tapos dun siya naki-wifi. Tapos may interview siya dun sa keme. Interview sa trabaho? Oo. Tapos dun siya naki-wifi. Tapos isabi ko dun sa barista namin, ilan yung binili doon? Sabi niya, isa lang po. So isa lang binili. Sabi ka, okay lang. Tapos sabi ko, anong sinusumbong nyo? Ang sinusumbong daw, kasi may mga pumapasok na mga hindi customer na maingay. Sinita niya, tapos nag-mute ata siya, tapos nasa interview ako. So parang umalis yung mga customer. Kasi sabi ko, dapat hindi nyo inaalaw na dito gaganap ng interview. Dapat sa iba kasi, yung sales natin na dapat bibili, umaalis sila. Ganun so parang gano'n. So alam mo, sabi ko nga, dapat hindi kayo natatakot yung mga bantay na magsabi dun sa customer kasi end of the story, kahit naman sa ibang coffee shop. Ay, hindi ka ba na-inform? Na. Na-jowa mo daw siya. Hindi. Babae siya. Babae siya. Hindi ko siya kayang jowa. Ay, akala namin nagbago na. Wala to. Hindi pamangkin mo raw. Hindi, wala. Tama naman yun. Ay, tama na yung kape-kape na yan. Oo. Hindi, tapos kasi... Binadri. Yun lang, share ko lang. Maraming ganyan. Doon, diba? Pero maganda doon, maganda yung gesture na nagawa ni Michael V. Nag-apology. Okay. Hindi lang maintay na lahat makapag-sorry. Ito naman ang PhD. Ano itong latest kay Liza Soberano? Ayan nga. So, na-interview ko siya recently via Zoom. Kasi si Liza ngayon ay nasa South Korea. Ang ganda! Yes. At si Liza ay meron siyang series sa YouTube na nagsimula nitong Wednesday. So every Wednesday at 8 p.m. yun ang drop nung kanyang series.
for 15 episodes. Mm-hmm. Ang series so 15 na to, Wednesday ang ito. Title nito ay Liza in Korea. Wow. No. Liza in Korea. Actually, wala na. Liza ang gamit niya. Sa tinanong ko siya, sabi ko, kaya pala nung mga past, lagi ka may mga posts, di ba, na nasa Korea, ganyan. Ayun, sabi ko, marami pa rin daw siyang may papakita doon kahit na alam niya na ang mga Pinoy ay sobrang addicted sa Korea. Ayan. Hindi so, sa Hollywood, ha? Ay, hindi. Kasi eto na. Meron pa rin naman siya. Tinanong pa rin yan. Mm. Sabi niya, parang Liza, ang kumusta ka ba ngayon? Are you into, thank you, are you into vlogging, mga ganyan, or acting pa rin? So, sabi ni Liza, dito ko lang din nalaman. Sabi niya, I don't know if you are all aware na sa Hollywood daw ngayon ay merong tinatawag na actor strike. Oo, last 2 weeks ago pa. Meron. So, parang nasabi niya na she's part of that ano group, yung ng mga strike or parang ganon. So, that means hindi siya pwedeng umarte muna or something. So, sabi niya nga, yung 2 years na yung binibuild niya, nagtatry siya doon, sa ngayon, medyo on hold pa yon. Dahil dito sa strike na nagaganap sa Hollywood. Pero, habang ganito ang sitwasyon, ito yung plano niya. Kasi marami din daw siyang content na naiisip, na gustong gawin, and alam daw niya na marami ng mga fans na nakakamiss na mapanood din siya. Mm-mm. Kaya, through this Liza in Korea, na partnership with JJ Group, JJ Group, Global Group in Korea, yan. At tapos, ang nag-introduce pala dito kay Liza sa production na to, kina Doc Hayden and Doctora Vicky. Yan. Tapos sabi ni Liza, talagang marami na siyang connection in a way sa Korea na kakilalang mga production, producers, mga agent, and even some Korean stars K-pop. May mga inquiries na rin sa kanya. Ang nagiging problem lang, hindi pa kasi siya fluent to speak Hangul. Mm-mm. So, sabi naman niya ngayon, she's really studying Hangul. Yan. At gusto din niya na ma-penetrate ang Korea kasi sabi nga nila, isa Korea is the next Hollywood or the second Hollywood. If not pa talaga. Yan! Good news, mga Liza Soberano supporters and subscribers. Okay. Mm-hmm. Good luck. Good luck lang, di ba? Wala na nangyari sa akin. Good luck. Ito na, Bulacan Governor Daniel Fernando, maayos na kondisyon. Nagpalabas na ng bulletin yung provincial capital nila ng Bulacan na maayos. Hindi naman daw siya stroke. Nagsabi mild na kasi akin, hindi rin mild. Over fatigue and dehydration. Nakakawa, napanood ko yung video na humala. Na para hindi siya mapagsalita. Na na-invite siya sa isang LGBTQ event. LGBTQ na naman? Yes, LGBTQ na naman. Okay. So, tinawag siya, in-introduce para magbigay hindi ng... Parang saan yun? Nasa Jose Del Monte. Hindi ko alam kung basta sa Bulacan. Siyempre, Bulacan. Tapos, magsasalita na siya, talagang... Hindi siya. Ano nga? Nag-stutter. Stutter, utal-utal. Biglang may kinawayan na lang siya, tapos lumapit na si Vice Governor Alex Castro. Mm. Tapos may binulong sa kanya, tapos... Dire-diretso na. Nakakaawa. Sabi nga nung tao, diba, nung mga comments dun sa video na parang, ayan, ganyan yung nangyari kay Bubay sa Fast Talk. Parang ganon. Pero at least naglabas sila ng statement na hindi daw man. Hindi na stroke. Ayaw. Get well. Pagaling. Pagpahingalin, diba? Iba pa rin ang get well, kumpare. Diba? Ha? Close? Hindi, nakasama ko siya dati nung may inanak ang binyag. O, kumpare naman kung ganon. Pag pareho kayo nag-anak, kumpare kayo. Okay. Okay. Claim to fame. Nakatulong ba? Akala, hindi ko pa naman, akala ko pa ng Scorpio Knights yan. 1KK. Mary Nye. Ganito. Ito kasing si Mary Nye, di ba parang meron siyang imahe na, or na title na Why is na Missis? Eh, alam naman natin ang problema ng mga Pinoy ngayon, di ba? Kung gano'ng kamahal ang mga bilihin. Kung gano'ng kamahal ang mga pagkain. Ganyan. So, itong Neri nag-post ng kanyang weekly budget meal. Kahalagang 1,000. Ayot yung meal na 3 times a day ito, ah. 3 times a day. Pagdating ng dinner, leftover na lang lahat. Nakita pero, ko. Pero ang breakfast, iba-iba pa rin. Ang lunch,
merong sinigang na baboy, mm-hmm. Ginisang munggo, estofado. Escabeche. Estofado. Ito ha, alam mo, halos lahat yata na nag-comment. Imposible yan. Na 1,000. Ano, kalokohan yan. Oo, parang sabi, maano lang, mapanindigan lang ang pagiging wise na misis. Iyan ang mailan sa mga comment. To be honest, marami din ako nakachat sa GC. Nilapusuan. At hindi din, talagang lahat sila nag-react din. Na, sabi niya, anong itong kalokohan na to? Sabi niya, paano mangyayari ang 1K sa mga binigay niya? Ano to? Good for one person lang ba to? May nag-comment, Rose. Saka, wait. May leftover. Kaya ba kanya, tortang talong. Ay, pag leftover niya, hindi na masarap, ano? Hindi, masarap naman yung torta. Tapos, favorite ko yun. Pero pag ang torta, nileftover mo. Ano na lang, tangkay na lang. Hindi mo na yung nileftover sa sobrang sarap nun. Ay, nagsabi ngayon, baka daw kasi, yung mga sa farm. Pero mali pa rin ang ano niya. Kasi dapat meron pa rin yung computation. Kasi ang bibili niyan, ay wala namang farm lahat. Yung bigas. Ang bigas nila. Ang mahal yun. Saan niya nilagay? Ito na nga lang. Baboy na lang. Magkano kilo ng baboy? 300 plus. Hindi ko alam. Sige, let's assume na baka isa lang ang kakain sa weekly budget meal na yan. Yan ba sila? Hindi to pang pamilya, te. Correct. Ay, hindi medyo talaga. Medyo nanega siya ng very-very light dyan sa 1K. Kasi parang, okay naman. Ako, di ba? Tayo ay mga namimili, tayo ay naghahanda ng tayo ay may mga farm. Ito na. Hello. Merienda niya lang yung ramen ng dalawa ni Neo. Kada 600 isa. Yes. Oh, baka naman sabihin ng mga kabalitan, saan ba kayo kumain? 600 ang ramen. Pero privilege. Alam mo, ano naman, natutuwa naman ka tayo kay Neri, yung gusto niyang i-impart sa mga netizens. Sa mga followers niya siguro, yung pagiging wise. Maganda naman yan. Kaya lang, dapat realistic. Maging realistic naman tayo. Wag naman tayo yung parang, in a way, gusto kong susugan yung comment na para lang mapanindigan ng wise na misis. Ako, ito naman sa akin, Ate Rose. Parang, para sa akin, actually, wala talaga akong nakitang magandang komento. Wala talaga. Ako din. Diba? Totoo, wala talaga. Ang hinahanap ko yung masarap na komento. Wala akong nakita talaga. Pero to be honest, no, talagang alam mo, para sa akin na, hindi against kay Neri because ito yung naging usapin. For me, may opinion, parang sa akin lang, yung ang eksena kasi na marami kasing mga influencer, kung tawagin, or yung mga merong malalaking following na ginagamit ang platforms nila, na parang para lang ba maka-reach para lang ba maarok ng masa o makuha mo yung tiwala at pulso ng masa, kailangan ba humantong na kailangan kahit hindi naman talaga totoo yung ganong ginagawa mo, gagawin mo yun. Again, I'm not saying na si Neri hindi totoo yung ginagawa niya. Ewan ko, baka naman talaga sila talaga tinatanong nga ng ibang netizen. Sige, mag-cooking show. No, market reveal. Saan mo binibiling palengke yan? Patay. Ay, ganon, Hindi, alam mo, totoo lang, hindi talaga kaya sa panahon ngayon. Ang hirap ng boy. At saka, sa panahon na ang taas-taas inflation pa, di ba? Ito na nga, sa bigas na nga sa sabi nito, hindi na nagkakasundo. Yung si Neri, kasama dun sa campaign na isang telco, sa pamilya kaya, kinuha siya doon. Apat yata sila meron. Na celebrities. Celebrities. Ayun pala. Diba may tatay, may nanay, may anak na babae, anak na lalaki. Nanay, ate at kuya. Pamilya kaya. Ah. Yung sa internet kasi nga, siya yung wise na misis. Oh, yun nga yung kanyang image. So kinuha siya dahil sa pagiging wise na misis. Doon sa Fiverr, something na yun. So baka dahil doon? Malamang. Pero still, tanay yung totoo pa rin. Yung makatotohanan pa rin. Yung ihahandog natin, ibibigay natin. Kasi ate, naalala ko nagluto nga ako ng munggo. Oh, diba? 500 halos. Eh. Oh. Ilang kilo ba yung munggo? Hindi kasi yung baboy kalahati yung kilo. Nila mo rito, inuwi pa ni... Sa'yo, ako lang kapag-uwi ako noon. Palagay mong ilang kilo yon. Pero ang pinag-uusapan natin dito, one week, three times a day. 7 days. 3 times. 21 yun. Divide by 3. Neri naman. Nagluto nga ang diba? Sige. Kasi alamin kung magkano. Para sabihin, kayo na nagluto si Neri ngayon. Ay, basta ako. Mga kamarites, ang ano lang namin dito, maganda naman yung kung ano man yung layunin niya. Yung intention. Oo, pero sana lang, yung makatotohanan. Yun lang po. Basta ako kay Chito Miranda. Okay. So mga Marites, busog na busog ba kayo? Yan po ang Celegon Chismis. Galing sa Marites University!